ating layo-layo ko. Yan. Pantay-pantay ng bawat kasarian, walang lalaki, walang babae, walang tomboy, walang bakla. Ang ama ng lungsod ng Maynila, Mayor Francisco Isko Moreno Domadoso. Nakalimutan niya pang idagdag sa inyo ang ating pong minamahal na Vice Mayor under our watch, being the Vice Mayor then at the time, is the first woman majority floor leader sa Konseho ng Maynila. And I'm proud, happy, and grateful to the people of Manila giving me a woman partner in taking the lead at pamunuan ang ating minamahal na lungsod at humigit kumulang 2 milyong mamamayan sa ating kapitolyo ng bansa. And I hope I didn't fail you on putting a very strict policy wherein lahat sa Maynila, pantay-pantay. Walang babae, walang lalaki, walang bakla, walang tomboy. Lahat may equal opportunity. Meritocracy, sort of say. Kapag magaling ka, pwede ka. Kapag may maitutulong ka, sama ka. I, in my own little way,
Hindi ko tinitingnan ano ang katatayuan mo sa buhay o ano ang iyong kasarian. What matters most in governance is that what you can do and participate in serving our people. Many are called, but few are chosen, as the saying goes. So sa atin, marami sa inyo, I think 99% sa inyo, I would say honestly, na-promote, na-permanent, na-appoint, I didn't even saw you. Hindi ko man lang nakita, hindi ko na-meet. Basta ang basis ng aking paggawa ng mga ganung bagay ay based on merits. Kaya pumanatag kayo, kayong mga kababaihan sa Pamalang Luzon, mananatili in my own little way, maiparamdam sa inyo ang pagkakapantay-pantay dito sa Pamalang Luzon. Kaya ang inyong lingkod at kasama ang ating congressman, Congressman Yul Serbo, Kusihal Jesus Tagapahardo, mga kusihal natin na babae nandito, Kusihal Benaventura, Kusihal Ortega, Kusihal Bacani, marami ng mga babaeng nabibigyan ng pagkakataon, no? Kami na mga kalalakihan ay nakikiisa sa inyo. At hindi lang ninyo kami nasa harapan, nasa likuran nyo rin kami. Laging nakasuporta at kasama sa pagbibigay ng pagkakapantay-pantay na oportunidad o equal opportunity sa bawat tao. So, muli, before I end, I would like to the men today who are present, no, to remind you, for those who are married, no, there are only two rules in happy wife, happy life. And I would like to share it to you, to the men of Manila City Hall. The first rule, wife is always right. Second rule, if wife is wrong, refer to rule number one. Walang away. But I'm happy to have Dainey as my partner in life. And hopefully, I know it's hard time nowadays, but let me take this opportunity also to our women frontliners and to other agencies or bureaus. And to all of you today, mukhang nakikita na natin ang bukang liwayway ng tagumpay ng laban sa pandemyang ito. And I didn't do it alone. I know some of you, sad to say, paid the ultimate price being with our people, doing our job in a given task. And some of us also got sick by performing our duties. But I'm really proud of our employees, whether casual, JO, officers, managerial, members of the city government. I'm really proud of you. Manila is the most dense city in terms of population per square kilometer. The most dense city, if not in Asia, at least in the country. And one of the key elements for the COVID to spread is enough space. But despite the tire is sick,
napagtagumpayan natin na huwag mapariwara ang ating kababayan. Hindi perfecto, pero numbers don't lie. Naganap. But again, let me share it to you that hindi ko yun nagawa ng ako lang. Dahil maswerte ako, may partner akong babaeng vice mayor. Kaya kung gusto niyo nang magtuloy ang mga ganyang polisiya, pagkakapantay-pantay, wala nang malapit sa kusina o malayo sa kusina, may kakilala mo wala, o pagkakapantay-pantay na servisyo sa tao, wherein you are a living witness. Mayaman, middle class, mahirap, lahat makatatanggap ng servisyo sa lungsod ng Maynila. And sooner or later, abangan nyo na dahil naniniwala ko ipagpapatuloy ito ni Vice Mayor Honey Lacuna. Ng mga empleyado ng lungsod ng Maynila, hindi lang squatter magkakaroon ng kondominyo. Yes, pati ang empleyado ng lungsod ng Maynila. In fact, hindi po yan pangako. With all honesty, if you only knew, I think MHD, some of the MHD employees knows this already. There are 3 buildings are being built by the city government as house inviting homelessness or ownership. No? So, para maramdaman ninyo pagkakapantay-pantay, hindi lang squatter, hindi lang renter, pati mga kawani ng pamahalang lungsod sa tinatayong Pedro Hill Residence. Another week, malusog kayo, ligtas kayo, then let's face again these challenges ahead of us at walang susuko. Mayawaan Diyos, makararaos din tayo. Itawid natin ang ating mga kababayan. Magandang araw. Pagpalain nawa kayo ng kung may kapang. Manila, God first. Ang madiwa at makabuluhang mensahe. At ngayon naman po, bilang pagbibigay po guys sa mga kababayan narito ngayon, atin po. At... ang ating po mga department heads, pinag-usapan po sa stage. Siguro 2 departments at least. Sama-sama tayo, ha? Andiyan na po members ng Gender and Development Technical Working Group. Yung po naman. Narito po ang 2022 Plan of Activities in Observance of National Women's Month. Ito na nga. In Santa Ana Hospital.